Hey guys, what's up and welcome to another vlog. So ngayon guys, in front of us is Mang Inasal. So kakain na kami guys, magmumukbang kami for this vlog. And meron kami ditong pecho from Mang Inasal. And since yung ulam namin ngayon guys is grilled pork chop, liempo pala. And then meron kami ditong halo-halo from Mang Inasal din. And dito sa bahay guys, meron kami ditong buko pandan. And isang kalderong kanin. So magmumukbang kami guys. And isa challenge namin yung sarili namin ng isang kaldero challenge. So since hindi ako pala rice na tao guys, so nagsama ako ng backup para hindi ako mapahiya guys. So kasama ko yung pamangkin ko, Meet Gian. So mapapalaban kami dito guys sa isang kaldero. So puno to guys. Tingnan nyo naman. So, puno yan. Yan. And, mainit pa siya. So, without further ado, huwag tayo magpatumpik-tumpik pa guys. So, kaina na. So, are you ready? Yes. So, feeling ko guys, mananalo kami sa challenge na to. And, mauubos namin yung isang kaldero na to guys. Tabi mo yung ano, para makita nila yung rice mo. Yes. And nung nakaraan pala guys, nag-shoot din kami nitong ano, isang kaldero challenge. Kaso, hindi pala guys na memory full ako. So, hindi namin na. Tapos yung ano guys, yung kaligitnaan is wala. Wala yun sa ano. Yung intro tsaka outro lang yung na-record. And sobrang sayang guys. Kasi that time guys, may promo yung Mang Inasal. Bali ano yun, 50% off daw. Pero yung maximum na ma-discount mo is 99 pesos. So bali ano yun guys, 5 pieces na ano na pecho yung binili namin. And yun, sayang. Sobrang sayang guys. And sobrang busog kami nun guys kasi naubos din namin yung isang kaldero that time. And ngayon, gagawin namin ulit. So tara guys, kain tayo. Samahan nyo kami sa mga nagla-lunch dyan or nagdi-dinner, samahan nyo kami. And since I am from, ano guys, from Bacolod, so sikat din dito sa Bacolod yung, ano, yung Inasal. And yung chicken ng Mang Inasal guys is okay na rin, pwede na rin. Ako, sobrang hindi ko din sa, ano, sa chicken kasi from Bacolod nga. Ayun, sikat dito yung ano, yung chicken Inasal. Mm. Pero yung pinagkaiba lang guys ng ano, ng chicken ng Mang Inasal at saka yung authentic Bacolod chicken Inasal is yung sa Bacolod chicken Inasal guys, medyo tangy yung ano, yung flavor. Hindi siya sweet. Itong chicken ng Mang Inasal is may pagka-sweet side, nilagyan nila siguro ng brown sugar. Kasi mostly naman ng pagkaing Filipino, kahit mga ulam guys, may pagka ano, sweet. Kahit nga yung spaghetti natin, di ba? Ibang-iba dun sa, ano, sa Italian spaghetti kasi yung Filipino style is matamis. So siguro para maging patok sa ano, sa panlasa ng Pinoy is dinagdagan talaga nila ng, ano, ng sugar para medyo sweet yung chicken ng Mang Inasal. And then ikaw diyan sa experience mo ilan yung ano yung naubos mo na ano na rice. Apat na rice. So ako guys ganun din. Apat lang din na rice yung nauubos ko pag magbabang inasal ako. Pero matagal na yan, sobrang tagal na. Mm. And meron din kami ditong grilled pork. Wow. Ang sarap din, guys. And isa pala guys sa mga gusto-gusto kong kainin din sa ano, sa Mang Inasal is yung ano nila. Yung palabok. So sobrang masasarap din ako sa palabok ng Mang Inasal. Mas nasasarapan pa ako sa palabok ng Mang Inasal compare sa palabok ng ano ng Jollibee.
And yung ano din nila guys, yung halo-halo ng ano, ng manginasal, masarap din. Feeling ko mas masarap pa siya sa ano, sa halo-halo ng ano, ng Chowking. Yes. Do you agree? Sarap. Ako din guys, pag nasa barko ako, nag-crave talaga ako sa ano, sa inasal. Grilled chicken. Kasi may mga grilled naman ng mga ano doon, ng mga food. Kaso hindi siya yung sa ano talaga, yung luto sa ano, sa charcoal. Ang mga grilled na pagkain, pag ano siya, pag luto sa uling, feeling ko sobrang sarap. And sobrang sayang nung vlog na nauna namin guys kasi sobrang ano din yun, sobrang saya kasi nanalo nga kami sa challenge na yun, naubos din namin yung isang kaldero. Pero yung i-check ko na yun, nung i-check ko na yung phone ko, yung camera ko, so hindi pala naka-record yun, memory full na pala, so hindi ko na notice. And hopefully this time is naka-record na, so double check. So yeah, nagre-record. Sobrang sarap din itong ano guys, itong grilled na ano, pork. And ako din na tao guys, hindi ako yung ano, yung marami mag-ulam. So kahit ko din yung ulam ko, kaya kong pagkasyahin sa rice ko. Minsan nga para sa akin guys, kahit minsan sabaw lang yung ulam ko, okay na sa akin. Lalo na sabaw ng sinigang, tinola, ganun. So malapit na namin maubos guys. Wow. Guys, konti na. Tingnan nyo guys ha, sobrang dami ko na nakain na rice pero yung ulam ko is konti pa lang din yung bawas. So pwede pa itong mamaya guys, lagyan ng biswa. Pang ulam pa yon, pang dinner pa din yon. Huwag kayong ano dyan. So yung mga buto-buto na yan, pwede pa yung lagyan ng biswa. And added flavor din itong ano guys, itong chicken oil ng manginasal. Papadagdag siya sa ano, gana. Kayo guys, anong favorite nyo na part ng chicken? Sa mga grilled chicken? Sa iyo diyan, no? Wing. Wing part. Yung chicken wings na din naman guys, malasa. Kasi may buto-buto, may chicken, may skin. So isa yun sa mga ano, sa mga part ng chicken na napakalasa. Kasi itong petcho guys, puro meat siya, minsan nakakaumay. Puro white meat. Pero ako mas gusto ko yung petcho. And then may napanood ako guys ano, na local Ilonggo movie. Ano siya, indie film. So malalaman mo daw kung yung tao is rich kid or hindi sa pag-order nila ng chicken.
So, rich kid daw kapag in order nila is pecho. Kasi pecho daw is ano, puno ng meat tapos kahit na magkutsara ka pwede. Pero kapag nag-order daw yung tao ng ano, ng paa, so jologs daw yun, cowboy daw. Kasi napaka-tough daw ng ano ng meat ng ano nung leg. So kailangan mo daw talaga kamayin. So yun. Yun yung isang sinabi nila. But I think hindi naman. Kasi mostly ng chicken na ginagamit is ano is yung mga 45 days na chicken. So hindi naman gumagamit ngayon. Paminsan-minsan na lang yung gumagamit ng ano ng native na chicken. So yun siguro. Pag native na chicken, pag yung mga leg part sobrang ano ng tigas. And masarap yun, yung mga naked na chicken para sa ano, sa soup, sa mga tinola, yun, masarap yun. Raban, punti na lang. Wow! Simot sarap. So wala na guys. And maybe sa nagbuto. Maybe sa susunod na vlog guys, i-feature ko rin yung Manukan Country dito sa Bacolod kasi nga sikat nga yung Bacolod sa ano. Sa chicken and asal, and since nandito na ako sa Bacolod, so maybe pupuntahan ko yun and titikman ko yung mga chicken doon. And meron pala kami dito ang Coke. Dinig yun. So sabi nila guys, yung pork daw ngayon is sobrang mahal na ng kilo. So sa inyo guys, sa mga lugar nyo, magkano na yung per kilo ng pork? So dito sa Bacolod, 250. So yun yung price. And last 2 weeks ago, di ba, daming ano, daming nag-protest kasi sobrang taas daw ng ano ng pork. Especially sa Manila. Kasi nakulang daw ng supply. So after 1 year sa barko, nakapag-manginasal ulit. And nanalo kami sa challenge na to guys. Tingnan nyo naman. Simut sarap yung rice. And hindi pa naubos yung ulam guys. Partida pa yon. Kunti ako mag-ulam ng chicken. So kung I think kung sa mga inasal pa to, magdadagdag pa ako ng rice. So lakas ng loob. And yung halo-halo.
So meron kami dito ng halo-halo, guys. Yan. So natunaw na yung ice cream sa taas. And sarap. Ang pinatingin na yung pamangkindin. Isa lang kasi yung ano, yung halo-halo. Kasi feeling ko sobrang busog na rin namin. So, mag-happy na kami dito, guys. And sobrang sarap nitong halo-halo ng ano, guys. Ng mga inasal. Isa ito sa mga favorite ko na ano. Na halo-halo. Yung sa ano din, yung sa Rasons na halo-halo. Napakasimple lang na halo-halo. Wala masyadong sahog pero sobrang sarap. And then, meron din kami ditong buko banda na gawa ng mama ko. So, mamaya kakainin namin ito, guys. And hope nag-enjoy kayo, guys, dito sa isang kaldero challenge namin. And nanalo kami sa challenge ito, guys. Naubos namin yung isang kaldero na kanin. And may tira pang ulam. So, yun, iulamin pa namin ito mamaya. So, ito, guys, alam nyo. Pwede pa itong miswahan. So, pang dinner pa yun, guys. So, huwag kayong ano dyan. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, guys, please do subscribe, share, comment, and like. And sa lahat, guys, na mga nanonood ng vlog ko, maraming salamat kasi mag-iisang taon na, nandito pa rin ako, nagbablog pa rin ako. And sobrang dami ko din, guys, kaibigan na nagbablog. Kaso, nawawala na sila siguro ng gana kasi yun nga naman, pag sa YouTube ka mag-upload ng mga videos, sobrang napakahirap man kuha ng viewers, guys, kasi yun nga, mostly is nasa Facebook, so doon lang. And then mostly din naman ng mga tao is yung mga sikat na vlogger na lang yung mga pinapanood nila. So kaming mga small YouTuber is sobrang hirap, guys, makakuha ng mga viewers. So nagpapasalamat ako sa mga tumatangkilik at nanonood pa rin ng vlog ko kahit small YouTuber lang ako. At least may nanonood and nagsusupport. Hope nag-enjoy kayo sa vlog na to, guys, sa isang Caldero challenge namin. And this is Dex Destination once again always saying, Bon Voyage, keep safe, guys. Bye!